Sana po positibo naman ang mga resulta. Sige dyan, cut dyan. Ano mong presyo nagmahal na yun nung anahoy? Hindi, tag-20 na yun ah. So pinag-cut ko naman para walang daya. Dyan! Nakapagawalay tayo. So, sakin ko ulit. Ay, nagipaginan. Ang street talaga eh. Habang patuloy po ang pagpapagdat ng tulong sa iba pang probinsya na sinalagta ng Bagyong Ursula. Salamat sa ABS-CBN. At kahit po nasa dulong-dulo na po kami ngayon na pasyalan sa maraming salamat po sa iyong donasyon at pagmamalasakya, kapamilya. Bernadette Sangrano, ABS-CBN. Nalagagap po. Pwede mo rika ulit. Bukat balik po sa Marcelloso, Mindanao, kagabi. Ayon sa Department of National Defense, matagumpay ang pagpapatubad ng Marcelloso. So gagawin ko itong quadro lahat. At iba pang bahagi ng Mindanao, kaya hindi na humiling ng extension ang Pangulo Duterte. Tiwalaan ng pamahalaan na mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Pero kahit wala ng Marcelloso sa regyon, tuloy ang mga checkpoints sa iba't ibang lugar para masiguro ang seguridad ng mga residente. Checkpoint din ang pinapatupad sa maraming lugar sa Mindanao bago pa man nagdeklara doon ng Marcelo. Tiniyak ng PNP na hindi sila titigil sa kampanya lamang sa loose firearms, budget armed groups at iba pang illegal na aktividad. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang Malacanang sa pagkamatay ng old kapaliw na si Jean Lynn Villabende sa pamumukog ng babaeng amo sa Kuwait. Ayon sa talumagsalita ng Pangulo na si Secretary Salvador Panelo, itinuturing itong pagbabaliwala sa napagkasuduan ng dalawang bansa noong 2018 na tiyaking mapoprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa Kuwait. Nagpaabot din ng pakikiramay ang palasyo sa mga kaanak ni Villabende habang inaasikaso ng Overseas Workers Welfare Administration ang burial at livelihood assistance at scholarship sa mga kapamilya ni Villabende. Samantala, patuloy na binabantayan ng gobyerno ang kaso, posibleng ipatupad muli ng pamahalaan ang deployment ban ng mga oil companies sa Kuwait dahil sa nangyari nagpapakol Willard Cheng. Pinag-isipan ng pamahalaan ay pagbawal muli ang pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa Kuwait. Kasunod ito ng pagkamatay ng household service worker na si Jeremy Villabende sa kamay ng asawa ng kanyang employer.